Samantala, hindi na maituturing pa na world's worst airport ang NAIA Terminal 1. Malaki na raw kasi ang pinagbago ng paliparan simula nang si ito'y maisaayos at may live report si Haji Rieta. Haji? Yes, Egan, dito tayo ngayon sa departure lobby ng NAIA Terminal 1 at ipakita ko lang yung sitwasyon ngayon dito. At yung nakikita nyo dyan, ayan yung mga bagong counter ngayon ng NAIA Terminal 1. At yung ceiling, yun naman talaga bagong-bago yan, Egan. At ayon nga sa general manager ng NAIA Terminal 1, ayan nasa 70% to 80% na ang rehabilitasyon ng dito sa NAIA Terminal 1. Kaya kapansin-pansin ang malaking pagbabago rito. Mula pa lang sa departure area ng Paliparan ay kapansin-pansin na ang maaliwalas na hitsura nito. Marami na rin ang pilahan para sa pasahero na papasok sa loob ng Paliparan. Ang mas malamig na rin kumpara noong mga nakaraang buwan. At ang arrival area naman, kita na rin ang malaking pagbabago nito. Ang kisame, ginamitan ng LED lights, nagbibigay ng mas maaliwalas na itsura nito. At fully polished din ang mga marmol na sahig ng arrival lobby. Ang counter area naman, fully carpeted na rin. Matatandaan na ilang beses ng binansagang worst airport ang in the world ang naturang Paliparan dahil umano sa mga depektibong pasilidad nito at sa hindi maayos na lugar gaya ng sirang air conditioning units maging ang pagkahaba-habang linya sa mga check-in counters. Pero kung ang ilang pasahero ang sisihan sa pagbabago para sa ilan, tila kulang pa rin daw ito. So far, we've gotten really good service. I've hurt my leg, as you can see, so I'm sitting in a wheelchair. It looks really good. Para sa akin, wala pa rin pagbabago. Kaming OFW, nagbabayad kami dito. Ano? Kailangan naman improving maigi itong ating airport. Igan, samantala ka, tabi ko ngayon si Ginoong Dante Basanta. Siya po ang general manager ng NAIA Terminal 1 para sa ila pang update hinggil nga sa rehabilitation ng paliparan ito. Sir, good morning po. Live po tayo sa unang hirit. Sir, kailan matatapos itong rehabilitation dito? Well, yung sa passenger arrival and departure areas, tinatarget namin yung March 31 para matapos ito. Then yung sa non-passenger movement areas, kagaya yung ramp at saka yung port level offices, tinatarget namin na second quarter. Sir, sir, isa sa mga reklamo ng mga pasahero yung CR, problema sa mga CR. Mag na rin yung mga sleeping quarters, wala rin maayos na natutulogan dito. Natugunan na ba natin yun, sir? Well, yung sa CR, matagal na tayo nag-rehabilitate. Starting 2010, nagsimula na ang rehabilitation ng mga CRs. Yung sa issue naman ng tulugan ng mga sleepers sa airport, matagal na rin tayong may day room na hindi lang alam ng iba na tayong may day room na pwedeng matulog doon for a fee. Sir, ito, alam ko maraming gusto matanong na ito. Meron po bang free wifi ang airport na ito? Meron po. Meron tayo dyan na free wifi, yung Globe free wifi. At saka yung smart naglalatag na rin. Sir, anything na you want to say? Baka hindi ko pa na ito, no? Malaman ng publiko po. Well, ito yung pinaghirapan natin na nagantay tayo ng isang taon para mapaganda itong ating unang paliparan. Ito na po yun. Ang inahandog namin ito sa publiko para sa ikakaganda ng ating terminal. Alright, sir. Maraming salamat, sir. Igan, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Haji Rieta.